Bukas ba ang puso mo sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos? Magandang buhay, mga ginigiliw kong kapanalig! Ikalabing isa ngayon ng Hunyo. Ginugunitan natin ni San Barnabas, apostol at martir. Isa siyang Levita at Hudyo mula sa Cyprus na naging kasakasama ni San Pablo Apostol sa kanyang missionary journeys. Marami silang nakikayat na mga hintil na may takot sa Diyos na umanib sa Kristiyanong pananampalataya. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang habili ng Panginoong Jesus sa mga alagad na magsasagawa ng kanyang misyon sa mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipahayag ang mensaheng ito sa inyong paglalakbay. Palapit na ang kaharian ng langit. Pagalingin ang may sakit. Buhayin ang patay. Linisin ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Ibigay ninyo ng walang bayad ang tinanggap ninyo ng walang bayad. Huwag magdala ng ginto, pilak o pera sa inyong mga bulsa. Huwag magdala ng balutan o sobrang damit o sandalyas o tungkod, sapagkat nararapat ang manggagawa sa kanyang ikabubuhay. Pagdating ninyo sa isang bayan o baryo, maghanap ng isang taong karapat-dapat at makituloy sa kanya hanggang sa inyong pag-alis. Pagpasok ninyo sa isang tahanan, dasalan ito ng kapayapaan. Kung karapat-dapat ang sambahayang ito, sasa kanila ang kapayapaang dinasal ninyo. Kung hindi naman karapat-dapat, babalik sa inyo ang inyong dasal." Sa mabuting balita ngayon, ang unang pumasok sa isip ko ay ang aming summer mission. Bahagi ng formation namin bilang Daughters of St. Paul, ang summer mission. Nagbabahay-bahay kami at nagdadala ng mga aklat, dasalan at children's book sa mga pamilya. Merong tumatanggap, meron ding hindi kami pinapapasok ng kanilang bahay. Sabi sa pagbasa, kung karapat-dapat ang sambayanan sa kapayapaang dinasal, matatamo nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, babalik sa iyo ang iyong dasal. Ipinahihiwatig nito sa atin na ang pagiging bukas ng puso ng tao ang magiging daan ng biyaya ng Diyos. Kumbaga, sa paghalintulad ng isang baso, kung puno na ito ng tubig, hindi mo na ito malalagyan pa. Kaya panawagan ito, to empty our hearts of hatred, of pride, of selfishness, upang ang biyaya ng Diyos ay makapasok sa ating mga puso. Maging gawin nawa natin ang kausapin sa Jesus araw-araw sa ating panalangin. Tanging siya lamang ang makapagbibigay ng biyayang ating kailangan sa buhay. Sa Jesus ang bukal ng buhay, pag-asa at pangarap. Sa banal na kasulatan, gagabayan tayo sa tamang landas. Sa banal na kasulatan, mabibigyan liwanag ang mga bagay na hindi natin maunawaan. Asahan ninyo ang aming panalangin, mga kapanalig. Harinawa, patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Amen. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, lalo na ang mga nawala ng trabaho ngayong panahon ng pandemya. Sa mga may sakit ng COVID at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila, sa ating mga frontliners at sa lahat ng tumutulong upang maibsan ang paghihirap na dinaranas ng ating kapwa. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagiiwan sa inyo ng mga katagang kung pinanghihinaan ka na ng loob at nawawala ng pag-asa dulot ng pinagdadaan ng pandemya. Balikan ang mga karanasang iniligtas ka ng Diyos. Kung iniligtas ka niya noon, hindi ka ba niya kayang iligtas ngayon?
God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all, to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenz Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.